guys, in this video, pag-uusapan natin ang how to find a bail or paano mo makikita ang bail para malaman mo kung magkano. Siyempre, hindi mo malalaman kung magkano yan hanggat hindi mo nakikita ang charges. So, ang una nyong gagawin ay hanapin mo yung alamin nyo kung talagang may charge na or may kaso na. So, bago ang lahat, no, magandang umaga pala o gabi sa inyong lahat, no. Mga pala ang inyong lingkod, Pulisia ko ang iyong criminologist online. At kung may tanong po kayo regarding dito sa ating video, so directly mag-PM kayo sa ating messenger or FB, Pulisia ko po ang pangalan. So, yun. So, kapag nalaman nyo na kung talagang may charge, lalong-lalo na kung naka-detain yung suspect, no, preferable, hahanapin mo talaga kung paano, iisipin mo talaga kung paano agad makakalabas. So, siyempre, within 24 hours or working days, kailangan masampahan niya ng kaso. At kung hindi, at palalabasin niya kapag naka-detain, kung walang naisampang kaso. So, since na pag-uusapan natin ngayon ang bail, so, i-assume na natin na mayroon charge. So, kasi hahanapin mo, tatanungin mo kung magkano ba ang bail. So, yun, kapag na-confirm natin, kapag na-confirm yun na mayroon nga ang kaso, ang pangalawa nating hahanapin ay ang fiscal office para or prosecutor office para hingiin yung information sheet or information ng kaso. So, kasi doon sa baba ng information ng kaso, nandoon po nakasulat yung bail recommended ng fiscal. Eh, so kapag nandoon, nakita nyo na yung information sheet, meron siyang amount, certain amount na minention o nakasulat doon sa information sheet. So, kung mataas, ang gagawin, pag mataas yung bail, o number 3, so mag-request kayo or magre-request ang party ng responde ng reduced bail. Dito sa request, hindi formally nakasulat. Pwedeng verbal lang, or kaya mas maganda kung mayroon kayong marunong magsulat, mas maganda kung susulat nyo na request bail. Pero kung hindi, pwede naman kausapin yung mga piskal na may hawak para babaan yung bail. Normally, 50% to 30%, 50% to 10% ang mababawas dyan. Depende sa kanila yan. Kaya nga request, no, hindi absolute na ma-approve yan. Okay? Kadepende yan sa circumstances ng kaso kung papayag ang piskal na mag-bail. Okay. So ngayon, kapag yan, nag-request kayo, na-approve, o ano nang susunod? Bail requirements. Hindi agad magbabayad, mga kapatid. So, mayroon pang ang bail, mayroon pa po yan, bail requirements. May requirements din po yan. Ano ba itong mga requirements na ito? Basically, mayroon na tayong videos dyan. So, hanapin nyo na lang yung requirements ng bail. So, imi-mention ko dito yung maaalala ko, no? Ang una-una dyan, siyempre, yung cash na pambayad mo. Eh, kaya ka nga magbibil kasi cash. Kasi para mabalik at para mabilis. Yung mugshot ng suspect o na respondent. Saka house sketch. Yung drawing ng house sketch nyo. At isa pa yung barangay certificate. Pipirmahan ng barangay yan. Isitira, meron pang dagdag. May nakalimutan pa ako. So, i-review nyo na lang dyan sa video natin ng requirements ng bail. Okay? Yung kapag na kompleto na yung requirements, ito na, bail payment na. So, saan kayo magbabayad ng bail? Maraming naguguyo dito. Sigurado, para sigurado, doon mismo kayo magbayad sa opisina ng prosecutor. May kahirayan doon para magbayad. Okay? Para sigurado. Karamihan dito, hindi alam.
So gumagamit ng ibang tao para lakarin. So yun yun. Yung mga patong na yun. Bahala kayo kung paano nyo ipalakad nyo. Okay? Yun po ang basta sigurado lang na may bail. So after nun, nunang nakapag-bail na, mahaga ano na yan, nagre-request na yun yung prosecutor, isasubmit nyo ng bail payment nyo para maggumawa sila ng release order para doon sa respondent o para sa bilanggo. At tika, hindi po nagtatapos ang kaso sa bail. Although, yung iba na may misinterpret yung bail, hindi po nagtatapos ang kaso sa bail. Still, may kaso pa rin po. Ang susunod dyan ay hearing. Okay? So, may hearing pa rin. Again, papaalala ko yung bail po ay ano lamang yan ang binibigay dyan. Pansamantalang paglaya ng respondent. In any violation po ng condition dyan, kapag hindi kayo umaten sa hearing, ay ang ipoporfit po yan ng bail nyo in favor to the government at i-issuehan po ng warrant yung respondent. Kapag hindi kayo umaattend ng hearing or may violation na nagawa ang respondent, may mga conditions kasi yan. So, huwag kayong mag-alala. Kapag natapos naman yung kaso, halimbawa, ano man ang resulta niyan, na-acquit man or nasintensyahan, ibabalik po yung bail na yan. Yan ang kagandahan yan kapag natapos mo yung kaso. Ibabalik. Okay? So, yan lang po ang masasabi natin regarding dito sa bail. Sa mga other information po na gusto nyong malaman, so, pinapaabot ko, nagla-live po tayo daily, halos, tuwing umaga. Preferable alas 8 or alas 9 ng umaga. So, ini-invite ko po ngayon mag-attend sa live natin. So, para sa mga katanungan nyo. Only tanong po. Pwedeng-pwedeng magtanong. Okay? So, maraming salamat at muling nagsasabi, no, ang inyong lingkod, Pulisia ko. Muling nagsasabi, no, hindi po lahat ng criminologist ay nagpupulis. Yung isa andito sa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video. So, ay, tika lang mga kapatid, pakiclick naman ang notification bell or subscribe button nasa bandang kanan. At kung gusto mong all, na it's sa bandang taas, i-click mo lang yung all para kapag nag-upload tayo ng video or kaya kapag hinanap nyo ako, madali nyo akong makita kasi nagre-read sa notification ng YouTube nyo. Thank you for watching.